Nasubukan niyo na bang magluto ng crispy pancit canton? Meron akong ituturong hack sa inyo. Mas mapapadali yung pagluto natin at masarap na masarap yung resulta. Unang step, kailangan muna nating i-blanch yung mga vegetables at yung ibang mga ingredients. Pangalawa, pipirituhin lang natin yung pancit canton. At pangatlo, gagawin na natin yung sauce. At umpisa na nga natin dito sa ating step 1, which is yung pag-blanch ng mga vegetable. So yan, nagpapakulo lang ako ng tubig dito eh. Maglalagay lang ako ng asin. Konti lang. Pag sinabi nating blanching, ito yung process kung saan mabilisan nating pinapakuluan yung ingredient. At once na napakuluan na natin yung tipong halos luto na, tatanggalin lang natin yung doon sa pinagpakuluan. Pagkatapos niyan, ilalagay natin dito sa malamig na tubig. Dahil ang purpose naman itong bowl na may malamig na tubig, ay ini-stop nito yung cooking process. Therefore, mamaintain nito yung kanyang texture pati na rin yung kulay. Lalong-lalo na sa gulay. Kumukulo na yung tubig. So, una natin i-blanch dito yung carrot. Tapos, isusunod natin yung bok choy. At pagkatapos naman ng bok choy, yung hipo naman. Yan, isang minuto lang yung pag-blanch natin dyan. Lalagay ko kagad dito sa malamig na tubig. So, yan, itong bok choy naman. Itong hipo naman, mabilis lang na maluto. So, pag nakita ninyo na nag-orange na ganyan, okay na yan. So, okay na itong mga ingredients natin. After mga 1 to 1 and a half minutes, tatanggalin ko lang yung hipon dito. Ilalagay ko lang yan sa isang malinis na lalagyan. Tapos, ituloy na natin yung pagluto natin. Step 2 na tayo. So yan, itong ating mantika, mainit na to. So kailangan lang natin i-deep fry. Ilagay na natin kagad. Tapos mabilis lang din yung pagprito natin. Parang nagbablanch lang din. Around 45 to 60 seconds, okay na dapat tayo. So yan, makikita ninyo okay na to na nag-iba na yung kulay. Tapos ililipat ko lang dito sa lalagyan. Ayos na. Gano'n ba ito ko lutong? Sample. Pwede na. Crispy-crispy, no? Ito na yung ating crispy pancit canton. So itong bok choy, nilalagay ko lang to sa gilid. Lulutuin na natin yung sauce. At ito nga yung sinasabi ko sa inyong hack para mas mapabilis at mas mapasarap din itong ating crispy pancit canton. Nor crab and corn soup. Hinahalo ko lang muna to sa tubig. Haluin ko lang mabuti. Tinatabi ko lang muna to. Iniinit ko lang muna tong lutuan natin. Gusto ko dito yung garlic. Medyo tostado. Kaya papainit pa lang yung mantika, nilalagay ko na yung bawang. Para dahan-dahan siyang maluto. Sibuyas na dilawang gamit ko. Maliit na sibuyas lang. Diretso na natin tong chicken dito. Bukod nga pala sa chicken, matanong ko lang kayo. Sa tingin ba ninyo, ano-ano pa yung ibang mga ingredients na pwede natin gamitin dito? Sige nga, pa-comment ha. Ito na yung pagkakataon para ilagay natin itong ating Nor crab and corn soup. Yan, at hahaluin ko lang to kagad ha. At habang pinapakuluan, ilalagay ko na dito yung oyster sauce. Yung oyster sauce, pwede din ninyong ilagay ito habang ginigisa yung chicken. Tapos, gumagamit din ako dito ng sesame oil, white pepper powder, taho ng sibuyas. Meron din akong nilagang itlog ng pugo. Hinuhuli ko nang ilagay dito yung hipon, pati yung carrots. Kasi nga, di ba, na-blanch na natin ito kanina. So, hindi na natin kailangan pang lutuin ng matagal. Kaya ito, turn off ko na itong heat. Tapos, ilalagay ko na itong carrot. Tapos, ihahalo ko na ito dito sa ating pancit canton. Ito na ang ating crispy pancit canton. O tara, tikman na natin. Pinapakaramdam ko yung texture eh. Crispy na malambot. Tapos, flavorful siya. There's a lot of things going on. Texture-wise, flavor-wise. Actually, it's enjoyable.
Tapos yung mga kids, no, may enjoy ito. Oh. Itlog ng pugo. With the crispy noodles, wow. Nagpipiesta na naman yung taste buds ko. Panalo-panalo talaga to. Kaya nga sana, subukan nyo itong ating crispy pancit canton recipe gamit ang Knorr crab and corn soup para naman matikman nyo talaga kung gano'n ito kasarap. Tara, kain na tayo!